Para sa intro. So, yung una yung napanood, ayan yung behind the scenes. Sinama ko na dyan yung second batch. Tapos, if ever na hindi siya matuloy, sasabihin ko na lang siya sa outro. So, ang behind the scenes ko guys, lagi sa cellphone. Then, yung intro-outro sa camera. Kaso ngayon yung camera, low bat siya. So, wala akong extra battery. Then, umorder sila na mahigit 30 kanin with rice sa Jollibee. Ayan. So, ngayon, eto bawas na to. Ito ay hindi pa. So, inayos naman nila yung mga basuraan dyan, yung ibaan doon. At ang nangyari lang talaga is na butas yung cyclochroma namin or whatever, kung ano man yung tawag dito. So, ayun, ito siya. Papakita ko sa inyo, ha? Pero hindi naman yung sinasadya kasi nag-group shot sila. Ito yung tama ng ilaw. So, nandito. Plus yung mga nasa likod. Kasi ang ginamit is ito, may hagdan na yan, hagdanon, then sa likod, na out of balance si ate, na butas. So, papakita ko sa inyo yung close-up, and meron din ako picture dito. Tapos kung hindi ko siya mailagay dyan, ito siya guys. So, mabuti na lang guys, nagpaalam ako sa baba kung pwede ako kumunik kapag may kailangan akong i-report, ganun. So, binigay naman sa akin yung password. So, ngayon, nakakapag-report tayo ng ganyan. So, yun yung advantage kapag may wifi kasi mas mabilis. Yung data guys, nagde-data ako, naglo-load ako ng 50, kaso kapag nagsisend ako ng picture, 4 na oras bago ko masend. Then, kung malakas ang data dito, malakas yung signal, isang oras or dalawang oras siya. Pero kasi ang picture na ipapasa ko, 3. Bakit 3? Yung close-up ng butas, ayun, plus yung kasama yung wall, kung saan siya nangyari. Kasi mahaba yan eh. Tsaka to. Pero dito siya nangyari, ito yung pinaka-main namin, diba? Kasi lagi dito yung shoot. So ngayon, yung sked namin, tambak siya. Tulad ng sinasabi ko. Kaya, chinarge pati yung sa rental for the whole day. Kasi yung araw na yun, wala kaming kikitain or what. So, willing naman si ate mag-pay for that damage. Pero yun, hindi nga siya sinasadya. Yung ganong sitwasyon, hindi ko din alam kung papalampasin o hindi, kaso kasi nabuta siya. So ito rin yung lagi ko sinasabi sa mga cameraman, sa light, sa mga nag-a-assist sa ilaw, yung sa production, na bawal silang umapak doon sa puti dahil yun nga yung nangyayari. And meron dito na encounter ko na estudyante na ang negosyo nila is about dyan sa mga Masilla, Chuchu, Kemerut, Kesyo kasi may resort sila sa ganitong lugar. So, alam niya yung nangyayari every time na may nasisira. So, alam din niya na kung pwedeng tapalan, pwedeng ganito na lang, ganyan. So, yung about dito sa presyo, yung naka-curve na yan, hindi ko alam kung magkano. Wala akong idea dahil, di ba, nakita nyo naman, nung nire-renovate to, pintura. So, hindi rin ako pwedeng magtagal dito, guys, kasi nga, may sakit ako sa puso, bawal ako sa pintura na maamoy kasi nga masakit sa ulo. Tsaka yung dito ko sumisikip. So, ang nangyari, pupunta ako dito kapag kapatapos na, nakaayos na, konti na lang yung gagawin, che-check-in ko na lang, tapos pipicturean ko, pipigay ko sa manager ko, ganun siya. So, yung kabuuan nito guys, nung na-curve to, wala ako. Pero yung kinakat yung nasa loob niyan, para lang may mapagpakuan, ayun, naaabutan ko yun dito, yung nagka-curve sila. Pero yung nandiyan na, nung dumating ako dito guys, naka-curve na yan. And eto nun, nilalagyan pa yun ng marke. Pero yung kinukulayan na, yung final touch-up na yun. So yun, kaya about to sa price, hindi ko alam. And guys, lagi ko sinasabi, every time na pag may pupunta dito sa studio, kung maaari is mag-ingat. Kasi nga ngayon, mahigpit kasi kailangan ng pangalagaan yung studio, lalo yung mga gamit. So, ang nangyayari, kung ano yung nasira mo, possible na bayaran mo same price or same same nung, kung di ba, yan, yung nasira, yung ilaw, same nung ilaw na design. So, yun yung kulay green. So, di ko na pinakita ah, kasi makikita yung pangalan eh. At ayun, kung wala kang mahanap na same yan, kasi yan yung pinaka-logo namin, babayaran mo siya. So, ganun. So, ilang
aberya na guys yung nangyayari, pero eto hindi naman siya sinasadya. Nagkataon lang kasi si Ate is mabigat, kaya no, pagkatapak niya diyan bigla siya lumubog, lalo naka-heels siya. So yun, and mamaya lesson learned to sa akin kasi guys may ginagawa ko eh. Nagkainan kami dito, then afternoon may nag-shoot na diyan. So nakitingin naman ako solo, then no, afternoon lumipat ako, umupo ako dito, nakayupo ako dyan, titignan ko itong mga to, then yung dun nga, sakto kasi na pagkababa niya, na out of balance siya, na paatras. So yun, napunta siya dun. Pero tapos na yung group picture nun, kasi nandito na ako nun eh. Then hindi ako nakapag behind the scene din masyado, dahil nga ito, cellphone ko, inilalaan ko para sa second batch na behind the scene. So yun, kaso dito na rin ako siguro mag-outro, dahil nga yung camera ko, ayun, lobat. Yung camera ko guys, tatlong araw bago ko siya i-charge. So sa pangatlong araw, inaano ko talaga na ma-drain yung battery bago ko i-charge. So yun, and yun guys, update ko kayo mamaya about doon. And itong pagkain, eh kakain muna kami, bababa ko ito kay na guard at magpapatulong ako sa kanila. So yan, meron dito mga chicken and ano, chicken tsaka kanin. So pakain na lang muna ako guys, kasi kanina talaga hindi ka talaga makakakain kasi nga ito yung nangyari. So ang tanghalian ko 5 PM. Intro. So today is August 10 at meron na namang aberya bes. So yun, napanood nyo nung umpisa, ayan lahat ng behind the scene. And para mamayang darating ng 7 PM, meron ulit magshoot until 9 PM. So hindi pa sure yun kung mag-extend. And yun today, nagpa-adjust sila ng 7 AM until 5 PM. So ganun siya. At ayun, naka-clerks. Pero yung grant today guys, yung mga estudyante, mababait naman sila. So tingnan nyo, tinulungan nga nila ako dito. Tapos dumating yung manager ko para dun sa mga pipirmahan na yung sa waiver dahil dito, yung sa nabutas. So kukontinue ko guys yung vlog ko sa cellphone na lang at namumula na yung battery ko. So wait lang ha, lipat tayo. Hey guys, banda ulit yung nakasama ko. At ang kasama ko ngayon, isang agency lang sila. Patingnan natin itong speaker, yung trigger nakuha ko naman kasi kinuha ko na siya kagad. At ayun, yung lunar lights guys, galing na sila dito. Dito sila nag-shoot ng video. At syempre, dahil hindi pa ako nakakapag-edit, hindi ko pa yun na ilalabas. So yung aircon sarado na, yung mga ilaw, 1, 2, 3, 4, 5, kompleto yung stand. Yung isang ilaw din nila ng manager ko, ipapaayos na. Tapos yung tubig, sarado. Bukas may shoot guys, 8 AM. Patayin na natin itong ilaw. So, yung management nila, same din sa lunar. So, itong band na to, with the stars something. So, yun yung mga ganapan. At, ayun. Maano naman sila. Sumusunod naman sila sa time. So, ayan. Ayan, okay na. Sarado na yung ilaw. Yung last na uhugutin ko, yung doorbell. Tapos, itong ilaw. Ayan. Yung mga basura guys, hindi ko pala nalagay sa cartoon. So, ito yung cartoon kanina.
banda at yung student. So yun ang ganap. Patay na yung aircon sa harap. Yan, patay na natin ito. Tapos yung payong ko, baka makalimutan ko. Saka ito. Yan, tapos punasan natin dahil may makeup. Then yun. Twice ko na nakasama yung Lunar, pero hindi nga ako nagkaroon ng chance na makapagpa-picture dahil una eh, nagmamadali. Pangalawa, yung kami ha, kasi may nahabol kaming oras. Same din ngayon, may time. So si Potom, nakapagpa-picture siya doon sa mga banda. Pero ako hindi. Pero masaya ako guys na yung pinapanood ko, diba, kasama ko sila ngayon. Then soon, sana magkaroon ako ng chance na makasama sila ulit. Tapos, magkapagpa-picture. Tapos kasi yung nangyari, kaya rin ako dumidistansya. Kasama ng mga lalaki, or nung banda, yung mga girlfriend nila. Wait lang kuya!